ang family institution natin ay napaka strong at ang sense of community natin ay nandoon. And so we tend to be more concerned with others. Ang mga Pilipino, may malasakit sila eh. Kung may problema yung isa, nagtutulungan. I think people appreciate your concern with other people and it's a very good thing. Hindi naman yun exclusively Filipino. Yung pagmamalasakit ay isang universal na katangian ng tao. Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan. Itinuturo. Sa mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat tunguhin. Itinuturo ng katwiran magkaisang loob. Itinuturo ng katwiran magkaisang isip. Itinuturo ng katwiran magkaisa na maihanap ng lunas. Panahon na lumitaw ang liwanag. Panahon na lumitaw ang liwanag. Ako si Ramon Santos, isang pambansang alagad ng Sining. Ako si Benedicto Reyes Cabrera. In short, Ben Caban tawag sa akin. Ako si Bien Lumbera, National Artist for Literature. Yung paghingi ng tulong, parang hahanapin mo yung relasyon mo sa kapwa-tao. Ano? Hindi nangyayari yan sa Amerika. O walang ganung paghahanap. Nung nasa London kami, naisipan namin magtayo ng balita London sa newspaper. Ang laking malasakit yun, mga Pilipinos na nagpunta sa London to work. Mahirap sagutin yung tanong na yon. Hindi natin maiiwasan na ang isang katangiang taglay ng isang lahi ay makumpara sa katangian ng ibang dayuhan. Probably measurement of the Filipino artist's concern are the repertoire of music that they do. Meron ka diyang musika tungkol sa kalikasan. Meron ka diyang musika tungkol sa iyong komunidad. Yung mga subjects na yon ng pagmamalasakit sa hindi lang sa tao kundi pati sa kalikasan, ano, ay nando doon. Pagtutulungan is malasakit. And yung mga artist dito, particularly Baguio, yung mga hindi nagtapos ng kurso sa fine arts pero may talent, nakakapag-exhibit na sila sa ibang lugar. So maganda yung ano, yung resort din ng samahan. Laging nandoon yung possibility na ang isang Filipino na nagmamalasakit ay maging biktima ng pagsasamantala ng kanyang mga kapwa. Pero, by and large, palagay ko, isang katangian ito na dapat paghusayin ng isang Filipino. Ang mga sining natin ay community-based. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. So, yung pagsasama ko sa audience sa pagganap ng aking musika ay doon nakaugat. Concern ko was more towards the youth. Yung malasakit ko sa younger artists, tinuturoan ko sila ng to professionalize themselves, ganun, dahil mas malaki nga ang experience ko. Ang advice ko yung mag-pursue ng kanilang interest at work hard. I mean, you know,
wag titigil. After I became a member of Social Conscious Organizations, that culminated in my participation in the formation of a writers group na ang layunin eh pagkaisahin ang mga kabataang manunulat para sa kapakanan na nakararaming Pilipino. Ang isang tao na to whom I really owe so much is Jose Maceda. Yung buhay niyang inilaan sa kanyang mga adhikain na matuklasan ang mga katutubong pananaw sa musika. Yun, doon ako nag-derive na hanggang ngayon gusto ko pa rin gawin. Makikita sa trabaho ko yung malasakit. Pwede naman ako mag-abstract painting o gumawa ng sarili. Can be in an ivory tower na wala kang pakialam, basta you do your own art. Pero yung palay ko, ang malaking malasakit ko, nagtayo ako ng museum para i-share ko yung whatever I have. Ang masasabi kong pagmamalasakit sa mga estudyante ay ang pagbabahagi sa kanila ng kaalaman tungkol sa kultura ng mga Filipino at kung paano sa iba't ibang okasyon ay ipapakita ito ng mga estudyante man o hindi sa ugnayang pangkabuhayan Filipino. Filipino literature, hindi nationality, but rather language used in writing. So yung product noon ay yung mga akda na nakasulat sa wikang Pilipino. Ang mga manunulat na nais pahayag yung tunay nilang kalooban, yung kanilang karanasan, yung kanilang pag-ugnayan sa mga mambabasa ay gumagamit ng wikang Filipino. At ito yung nagiging tatak ng kanilang panitikan. Elehiya para kay Renato Constantino. Tutuloan kita ng tulang malumbay, tula ng hinagpis at panghihinayang. Kaming inulila ng iyong paglisan, nagpapasalamat at kami dinalaw. Meron akong ilang mahahabang tula na gumagamit sa extended discourse tungkol sa mga problema ng Filipino. Sa panahon ng martial law, ginamit ko yung mahahabang anyo na yon upang matalakay ang tungkol sa mga problema likha na likha ng diktadura ni Marcos. Kanilang himagsik at mithing paglaya, binigyan ng puwang ng diwa mo't katha. Tutulaan kita ng tulang maalab. Nakakulong ako. Sa panahon yon, inisip ko, I should not be talking or writing about politics because that will only give the military reason to keep me in prison. I will busy myself with manual work, activities that do not involve any political implications. Yung girlfriend ko, as naging asawa ko, she had a friend in the American school, and in that school, yung asawa ni Fidel Ramos was a teacher. Sabi nito, kaibigan ng wife ko, why don't you write a letter and we will ask Mrs. Ramos to give it personally to General Ramos. Nagkaroon ng release of prisoners, and initially
marami ang sabay-sabay na lumaya, ako na iwan. And then later, na-schedule ako for release and lahat ng mga military officers na dinaanan ko in the process of getting my release. Lagi nila sinasabi, si General Ramos ang nagpa-release sa'yo. Sa maagang panahon, namatay ang aking tatay bago ako maging 1 year old, ang aking ina na ako eh 5 years old. Yung lola kong Eusebio Teru, ang siyang tunay na nagpalaki sa akin at sa aking kapatid. Leticia, Leti. Naging teacher siya sa elementarya. Pumunta sa US, nagkasakit siya. Nang bumalik siya sa Pilipinas, hindi nagtagal, lumala yung kanyang sakit at siya namatay. Ang Mabini Academy ay siyang pinakamatandang high school sa Lipa. Yan ang masasabi kong pinakamasayang bahagi ng aking kabataan. Si Amanda at saka si Enrique Lumbera, mag-asawa silang walang anak, hindi naman mayaman kundi may kaya sa buhay. Sila ay naging tagapagkupkup sa akin. Yung aking Lola Tibing, namatay yun sa mga unang taon ng liberation. Yung kapatid ko, ang babae, napunta sa akin mga tiya. Ako'y tanungin, naisip ko na hirap din ang buhay ng aking mga tiya. At sa mga tuwid, yung aking ambisyon na makapag-aral. Ito mga ito ay posible lamang kung ako'y titira sa may kayang nagpagkupkup. Nung ako'y makatapos ng high school at pumasok ko sa kolehiyo, ang tanging gusto kong gawin ay ang pagsusulat. Without considering, let us say, all the other arts, ang pinasok ko na lang ay yung estudyante ng journalism, I would eventually develop into a writer. Nag-enroll ako ng journalism sa UST. Nung dumating ako sa UST, lahat ng mga naging kaklase ko, English sila ng English. Eh ako, sa Mabini Academy, sa classroom lamang kami nag-i-English. I suppose ang naging epekto noon, mas sinikap kong maging mahusay sa English. As a matter of fact, bilang isang writer, yun ang aking layunin na maging isang English writer. Nakatapos ako, bukas na possibility, ay gusto kong mag-aral sa US. Sinuportahan naman nila yung ganung hangarin. Nung nag-a-apply ako, laging merong requirement na kailangan marunong ka ng Latin, another foreign language. Sa Indiana University, walang ganong requirement. Maligaya ako sa Indiana University kung ano-ano ang aking na napuntahan. Panonood ng theater sa New York, pag-attend sa mga konsyerto. So dahil meron pa akong isang taon to stay in the US, andun yung possibility na simula na ako mag-aral for a PhD. Merong isang estudyante na kararating lamang mula sa UP. Tinanong niya sa akin, anong iyong susulatin doctoral dissertation? So sinabi ko, Indian fiction in English. Napatangas yan. Sabi ko, ha? Bakit? Bakit ganun ang iyong papaksahin? Bakit hindi tungkol sa Philippine literature? Kailangan pala, yung aking pag-aaralan is something na pakikinabangan ng mga Pilipino. Ang in-applyan ko
na bagong subject para sa akin, dissertation, ay yung Tagalog poetry. Pamanang liwanag, iingat-ingatan. Aaring dupil ng giting at tapang, gagawing sandata sa pakikilaban. Kaming pinalaya ng kaliwanagang dulot ng tiwa mong katimias-timiasan. Uusigin namin ang kinabukasan at tutulaan ka ng tulang palaban. Panahon yun sa US na talagang aktibo yung mga kabataan sa pagpoprotesta tungkol sa war in Vietnam. At minsan, nagkukwentuhan kami ng African-American, tinanong niya ako, ano sa palagay mo ang dapat panggawin ng mga aktivista? Sabi ko, there will come a time the Americans are going to grant the demands of the black people. Binalikan niya ko. Sabi niya sa akin, kung ang mga Pilipino ay naghintay na sila ay palayain ng Espanya, napalagay mo eh, palalayain kayo. At doon, mas naging malinaw sa akin ang gawain ng isang activist. Noon ako'y magplano ng umuwi. Ng kaibigan ko sabi, bakit hindi ka na lang dito sa America tumira? Pero sa akin, there was no question of my staying in the US. Sabi sa akin ng isa kong kaibigan, o mag-apply ka sa Holy Ghost College. One semester ako sa Holy Ghost. Nung matapos yung school year na yon, sabi nitong kaibigan ko, mag-apply ka sa Ateneo. Meron namang posisyon available. Nagtuturo sa Ateneo, I worked with Rolando Tinio sa kanyang theater. And working with him developed in me an interest in theater work. And then when I was in detention, yung mga detainees, they were able to get the approval of the military to have entertainment. That gave me an opportunity to involve myself in the creation of a script. And ganun, nung makatapos, nung ma-release ako, there was an offer from the CCP Dance Company under Alice Reyes to do a script. So yun ang unang attempt ko to write a script and write songs for a production. So yung Tales of the Manuvu was my first play. My film criticism, I've always been interested in movies. Nung time ng martial law, Marcos prohibited many things. And one of those is yung mga articles on politics. Kailangan nila ng material ang puno sa newspaper. That was when movie reviews became possible. That was the beginning of my film criticism. Sa criticism, mas importante yung written notes. Na. Pero sa paglikha ng tula o dula, nagtitiwala na lang ako sa aking alaala, aking gunita, at ang aking nalilikha ay akdang bukal sa aking kamalayan. Para yung pamimili ng iyong mga anak ko, sino ang iyong paborito. No? Pero meron akong libro ng aking mga dula. No? Yung pinamagatan kong Sa Sariling Bayan, Adaptation for the Stage ng America is in the Heart.
tumatalakay ito sa iba't ibang aspekto ng relasyon ng mga Pilipino sa kanilang sining, relasyon ng Pilipino sa mga Amerikano. Inimbitahan akong maging bahagi ng isang poetry reading program na tinatawag na Babel. At noon ko naramdaman na bakit ako nakikipag-compete sa mga Amerikano na ilang daan taon na silang gumagamit na wika Ingles. Dito nagsimula yung matutuhang magsulat sa wikang katutubo ko. Kung nanatili ako sa Pilipinas, yung mentality ko as a product of the colonial education will dominate, at yung pagpapahalaga sa wikang katutubo ay hindi magiging kasing tindi as an urge sa paglikha. Ang mga kaibigan ko ay mostly Americans who are into literature the way I was. Para lang ako nakikipag-ugnayan sa kapwa Pilipino ako ay nandito sa Pilipinas. Para sa larangan ng panitikan, Ginoong Bienvenido Lumbara! As a national art for literature, I feel obligated to contribute to work that will promote the further development of literature. Magsaysay Award, ito ay isang parangal at sinasaklaw ay mga taga-Asya. Nandun yung pagkilala mo sa mga katangian at kaugaliang Asyano bilang Filipino. Higit na nagkaroon ako ng paggalang doon sa mga tradisyonal na kultura ng mga Filipino.